Ang pangalan ko po ay Gabriel. Taong 1995, nagkahiwala yung mga magulang ko. Halo-halo ang problema. Dahil sa pera, dahil sa bahay, at ang pinakamatindi ay dahil sa kabitan. Binatilyo pa lang po ako noon. Kaya hindi pa ganun kalabok yung pagkakaintindi ko. Basta ang alam ko, niloloko ni Papa si Mama. June 21, 1995. Umuwi si Papa. Meron siyang kasamang babae. Maganda, mukhang mayaman, makinis ang balat. Parang kumikintab kapag natatamaan ng liwanag. Pero iba ang pakiramdam ko sa babaeng yun. Mukha siyang matino. Pero hindi ko magawang isipin na magkakasundo kami. Gabriel, ito ang tita Myla mo. Magiging mama mo na rin yung kalaunan. Napailing nilang ako. Ganun lang kadali sa kanyang ipakilala sa akin yung kabit niya. Talagang pinagmamalaki niya pa yung babaeng yun. Wala siyang pakialam kahit na pag-usapan kami ng mga kapitbahay. Pa, iisa lang ang nanay ko. At si mama yun. Hindi na yun magbabago. Naramdaman kong parang nainsulto si Papa. Nasa aktong lalapitan niya na ako. Pero inawat siya ni Myla. Tama na yan. Naiintindihan ko naman si Gabriel. Hindi naman ganun kadali ang lahat para sa kanya. Pero Gabriel, sana maintindihan mo. Bigyan mo sana ako ng chance para mapakilala ko pa ang sarili ko. Hindi ko man mapantay ng pagiging nani ng mama mo. At least, maiparamdam ko lang sa'yo. Nakatuon lang attention ko noon sa ginagawa kong assignment. Hindi ako tumingin sa kanya. Hindi ko kaya. Ayaw kong tumingin sa napakalaking kasalanan. Noong gabing yun, sa bahay na rin natulog si Myla. Hindi ako komportable dahil hindi ako sanin na may ibang babae sa bahay namin. Ang babae lang kasi para sa akin, sa buhay ko, ay yung bunso kong kapatid na si Diana, pati ang mama. Katabi ng kwarto namin ni Diana ang kwarto nila Papa. Alas 2 sa madaling araw. Pero may naririnig pa rin akong kalusko sa kwarto nila. Ang nasa isip ko, baka meron lang silang ginagawang kababalaghan. Kaya binaliwala ko na lang. Pero maya-maya lang, nararamdaman at naririnig ko ang kuluskus na nasa bintana ng kwarto namin. Dahan-dahan akong lumapit. Sinilip sa labas kung meron bang tao. Sino yan? Nakita ko na may taong tumakbo papasok doon sa may kawayan. Yung bahay kasi namin, katabi ng mga kawayanan. Kumbaga parang gubat na rin yung likuran ng barangay namin. Lumabas ako ng bahay. Gusto kong malaman kung sino yun. Pero hindi ko inabutan. Ang natagpuan ko na lang ay yung bakas ng paa sa putikan. Hindi ko matukoy kung pabay ng babae o lalaki. Basta ang alam ko lang, may tao talagang tumakbo doon. Bumalik na lang ako ng bahay. Bago bumalik sa higaan, nagpunta muna ako ng banyo para umihi. Pagtulak ko ng pinto, agad na dumaloy ang kaba sa sistema ko. May nakita kasi akong putik sa may sahig. Hugis pa ah. Naggaling ang putik sa nakabukas sa bintana ng banyo. Hala, pumasok din siya dito. Paano? Nagugulan ako ng mga sandaling yun. Maliit lang kasi ang bintana namin. Kaya malabong may magkasyang tao doon. Hindi rin naman pwedeng sasali siya dumaan. Kasi nakakandado yung pintuan. Hinugasan ko na lang yung putik. Saka bumalik na ako sa higaan. Kinabukasan, naabutan ko nagluluto ng agahan si Myla. Siguro nagpapasikat. Kinukuha yung loob namin ni Diana. Kuya, tignan mo yung syota ni Papa o. Nagluluto para utuin tayo. Kaya nga, huwag kang papauto dyan ha. Iba ang kutob ko sa babaeng yan. Nakaupo kami sa hagdanan noon habang nakatingin kay Myla na nasa kusina. Pangiti-ngiti pa siya, pero hindi niya alam. Naiirita na ako. Lumipas ang mga sandali. Nagharap-harap na kami sa pagkainan. Nagluto ng sopa si Myla. Kung si Papa ay sarap na sarap, kami ay hindi. Sakto na yan, hindi namin tinikman. Bakit ayaw niyo kumain? Ayaw niyo ba ng luto niya? Masarap kaya? Papa, gatas lang po kasi yung gusto ko ngayon.
Ako rin, gatas lang din. Agad-agad, nakita ko nag-iba na naman ang reaksyon ni Papa. Pero mas kakaibang reaksyon ni Myla. Sandaling nanlisik yung mata niya nang mapatingin ako. Pero bumalik din kaagad sa normal. Tiningnan ko siya hanggang sa hindi na siya maging komportable. Gusto niyo ba ipagtimpla ko kayo? Hindi na. Kami na lang yung magtitimpla. Baka kasi masyadong mapait kasi hindi si Mama yung nagtimpla. Kahit pabulong lang yung huli kong sinabi, hinapas ni Papa ang ibabo ng lamesa. Ikaw, Gabriel, sumusobra ka na. Gusto mong palayasin kita dito. Napabuntong hininga na lang ako. Kalmado akong sumagot sa kanya. Pasensya ka na, pa. Pero hindi mo kami mapipilit na tanggapin yung mga nangyayari. Sana maintindihan mo kung bakit kami nagkakaganito. Hindi na ako kakain. Salamat na lang. Dumilim yung aura ng paligid ng dahil sa umagang yun. Pinaghihigpitan na ako ni Papa na lumabas bilang parusa. Umalis si Papa para magtrabaho. Gabi na uuwi yun, kaya magtitiyas kami na si Myla ang kasama namin. Bandang alas 3 ng hapon, napansin kong parang nawawala yung krus sa altar namin. Makantila at Santo Niño na lang yung natira. Diana, nakita mo ba kung saan napunta yung mga rosaryo at krus dito? Ah, hindi kuya eh. Ano naman gagawin ko dun? May manika naman ako. Eh, sino gagalaw dyan? Eh, tanungin mo si Myla. Nakita ko siya dyan kanina, naglilinis. May plastic pa ngayon kami niya eh. Agad na hinanap ng mga mata ko yung kinaroroonan ni Myla. Natagpuan ko siya sa likod ng bahay namin kung saan nakatambak yung mga basura. May kung ano siyang inaayos sa basurahan. Hindi na ako nagsayang ng oras. Tinanong ko siya. Ginalaw mo ba yung mga rosaryo at krus sa may altar? Nagulat siya nang marinig ang boses ko. Hindi mo na siya nakapagsalita. Napansin ko naman na yung kamay niya. Eh parang namumula. Yun bang parang napaso? Medyo namumudla na rin siya. Ah, wala. Wala akong ginalaw. Sige, magluluto muna ako. Naglakad na rin siya papasok ng bahay namin. Hindi ako naniniwala sa kanya. Kaya hinilungat ko yung basurahan. At doon, nakita ko ang ilang piraso ng rosaryo at krus namin. Sa pagkakataon pa lang na yon, naramdaman ko na merong kakaiba sa kabit ng tatay ko. Nagkunwari akong walang alam. Nagpatimali siya ako. Nang dumating ang gabi, palima ko nag-oobserba sa mga kilos ni Myla. Ilang beses siyang pasilip-silip sa itaas. Tinitignan niya yung kalangitan. Nang tignan ko, nalaman kong kabilugan pala ng buwan. Gabriel, ikaw na munang bahala sa kapatid mo ha. Lalabas lang ako. Alas 9 na ng gabi ha. Saan ka naman pupunta? Parating na si Papa. Bukas pa uwi ng tatay mo. Hindi na ako nakapagsalita. Bigla na kasing umalis siya eh. Napapailing na nga lang ako. Hinayaan ko na lang siya sa gusto niya. Lumipas yung mga oras. Bumalik na rin si Myla. Alas 11 na po ng gabi noon. Wala pa rin si Papa. Kaya inisip ko na baka nakita sila. Patulog na ako noon. Pero bigla kong naramdaman na parang may umaaligid sa bahay. Kabado ako. Ang nasiisip ko kasi baka magnanakaw. Noong mga panahon kasing yun, uso yung magnanakaw sa amin. Kundi mga gamit sa bahay yung kukunin. Mga alagang hayop. Lumabas ako ng kwarto namin ni Diana. Kumuha ako ng kutsilo sa may kusina. Ilang sandali lang, naririnig ko tila may kumakas ka sa bintana namin. Sumilip ako sa butas at pinagbaonan ng pako. Dito, hindi ko inaasahan ang nakita ko. Punyemas, ano yun? Isang tao. Ang haba ng uso. Parang kambing. Kitang-kita ko yun. May ilaw kasi parting doon. Sa takot ko, dinople ko pa yung kandado ng bintana. Napatakbo ko sa sala. May narinig kasi ako nagpagsaka ng mga gamit. Galing yun sa kusina. Kaya sinilip ko. Anino pa lang yung nakikita ko kaya kinakabahan ako. Nagtago ko sa ilalim ng lamesa. At hindi na ako nakagalaw nang makita ko yung ibabang parte ng katawan ng nilalang.
Makinis. Parang madulas yung katawan niya. Makintab din na parang ahas. Ang mas nakapagdagdag pa ng takot sa akin, merong siyang buntot. Tinakpan ko ang bibig ko para hindi ako makagawa ng ingay. Pero nung makita kong papunta siya ng kwarto namin na kapatid ko, hindi na ako nagdalawang isip. Kinuha ko yung walis sa pinto, binato ko sa sahig. Nagtago ulit ako nang bumalik siya ng sala. Singot siya ng singot na parang may inaamoy. Lalapit na sana siya ng lamesa nang bigla namang dumating si Papa. Yung nilalang na yun, madali pong tumakbo. Dumaan sa bintana ng kusina. Lumabas naman agad ako sa pinagtataguan ko. Nagsumbong ko kay Papa. Kaso, malas. Nakainom siya ng mga sandaling yun. Pa, may nakapasok dito na kung anong nilalang. Nakakatakot yung mukha niya. Pa, baka asong siya. Sandaling natameme ang tatay ko. Akala ko nga maniniwala siya. Pero, piningot niya lang ako. Tigilan mo nga ako. Aswang-aswang mo mukha mo. Ikaw ah, sa susunod na hindi mo galangin si Myla, palalayasin kita rito, Gabriel. Umalis ka nga sa harapan ko. Nakakairita ka. Disimayado talaga ako ng mga oras na yon. Lumabas na lang ako ng bahay. Pinuntahan ko yung bintana ng kusina. Nakikita ko doon, may mga bakas ng paan na may putik. Papasok na sana ako. Pero, bigla rin dumating si Myla. Pawis sa pawis, at kahit mukha siyang kalmado, halatang taranta siya sa mga mata niya. Ang ipinagtataka ko lang noong mga sandaling yon ay kung bakit baliktad yung palda niya. Iba na talaga yung pakiramdam ko kay Myla noon. Naghihinala na ako sa kanya. Ayoko sana siyang pagbintangan. Kaso lahat ng mga ebidensya, siya talaga yung tinuturo na siya yung aswang. Sa mga sumunod na araw, minalaman kami ni Diana. Kuya, para saan itong itim na bato? Wala si Papa at Myla noong hapon na yon. May nakita kasi si Diana na bato. Kulay itim siya. Kasing laki lang siya ng kalamansi. Malay ko, saan mo ba yung nakuha? Sa kwarto nila, Papa. Sa bag ni Myla. Ibalik mo yan. Baka malaman na nakikialam ka. Dahil sa bagay na yon, nagtatayuan yung mga balihibo ko. Alam ko kasing yung bato na yon, pwedeng yun yung ginagamit ng aswang. Hindi ako nagpalata na may alam ako. Nang dumating sila Papa, tingin ang tingin si Myla sa akin. Nagkasabay nga kami sa kusina. Bigla niya akong kinausap. Kamusta tulog mo? Ayos naman. Huwag ka na magpuyat. Kung ano-ano nakikita mo, baka mapahama ka pa sa ginagawa mo. Ngumiti siya sa akin ng nakakaloko. Parang pinagbabantaan niya ako sa simpleng paraan. Gumisi lang ako sa kanya at hindi ko pinakitang natatakot ako. Noong mga sandaling yon, napasabi ako ng kumpirmado. Siya yung aswang. Ang kaso, hindi ko pa rin alam kung ano yung gusto niya mangyari. Sinubukan kong kausapin si Papa sa bagay na iyon. Kaso nga lang, bigla niya akong sinampal. Gumagawa raw ako ng kwento. Gago ka ba? Anong pinagsasabi mong aswang-aswang? Mukha bang aswang si Myla? Ang ganda-ganda nga nun eh. Mas maganda pa yun sa nanay mo. Kapag hindi ka nagtigil sa pinagsasabi mo, malilintikan ka talaga sa akin. Maniwala ka sa akin pa. Aswang si Myla. Kung ayaw mong maniwala, bakit hindi mo halungkutin yung mga gamit niya para... Lumayas ka dito! Lumayas ka! Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Sinampal ako ng malakas ni Papa. Nagdugo ko ngayong uso ko eh. Kinaladkad ako ni Papa palabas ng bahay. Kinuha niya yung mga damit ko. Isinabi sa tapat ng bahay. Ayaw ko na makikita ang mukha mo rito sa pamamahay ko. Lumayas ka! Wala na akong nagawa. Dinapot ko na yung mga gamit ko. Umalis na lang ako at pumunta ako sa nanay ko na nasa kabilang barangay lang naman. Galit na galit yung nanay ko. Kaya nung kinagabihan, inutusan niya akong kunin si Diana sa bahay. Bandang alas 9, nagbalik ako sa bahay namin.
Tahimik sa loob. Pero hindi ko maitago ang takot na nararamdaman ko. Nang nasa loob na ako ng bahay, lumakas na yung loob ko. Pasok ko. Nagulat ako nang makita ko ang tatay ko na nasa sahig. Nakahandusay. At wakwak ang tiyan. Nagkalat yung mga tira-tirang laman loob niya sa lapag. Ninigas pa ng dalian yung katawan ko noon. Hindi ako nakagalaw. Pero bigla ko naaalala si Diana. Agad ko siyang hinanap. At sa kabutihang palad, nakita ko siya sa baling nagkukulong. Diana, ako to, kuya mo. Pinapasok niya ako. Takot na takot yung kapatid ko. Ano nangyari kay Papa? Kahit ang sama ng loob sa tatay ko, naiiyak na rin ako ng pagkakataon na yon. Hindi ko matanggap yung sinapit ng gano'n. Kuya, si Myla. Bigla na lang nagbago yung anyo ni Myla, kuya. Kinain niya si Papa. Sabi ko na nga, be, nasaan na siya? Hindi ko alam, kuya. Basta nasa paligid lang siya. Lakas loob akong lumabas ng banyo. Tumakbo ko sa labas at sumigaw ng saklolo. Dahil sa ginawa kong yun, nabulabog yung mga tao na kapitbahay namin. Sa tulong ng Diyos, may kapitbahay kami nagbagandang loob. Tinulungan nila akong buhatin yung bangkay ni Papa. Nang sabihin ko sa kanila kung ano nangyari, miski sila, hindi rin makapaniwala na ang isang maganda at sexy na si Myla ay isa palang aswang. Naging wanted si Myla sa lugar namin. Hindi na rin namin siya nakita pa. Mula na mangyari ang krimen na yun, sa poder na kami ni Mama tumira. Iniwan namin yung bahay ni Papa hanggang sa maging abandonado na yon. Natatakot kami. Baka balikan kami ng aswang na kabit ni Papa. Sa tulong po ng Panginoon, sa ngayon, nasa maayos naman kaming kalagayan. Hindi ko lang talaga makalimutan yung nangyari. Nakakatakot eh. Grabe nga yung tromang iniwan nun sa kapatid ko. Na hanggang ngayon minsan, may pagkakataon nagigising pa rin siya sa gabi. At binabangot ng tagpong yun. Sa mga kapa ko kapansit, palagi po tayong mag-iingat sa mga taong kakikilala lang natin. Huwag tayo basta-basta magpapapasok sa buhay natin ng kung sino-sino lang. Tandaan, maraming tao dyan. Magpapanggap lang at di magtatagal. Sasamantalahin ka. Hanggang dito na lang po mga kapansit. May natutunan sana kayong aral sa kwento ko. Kwento namin ng pamilya ko.